Do you look like your mother or your father? Or do you look like your ate or kuya? Let's talk about Larissa. Mapapansin natin na kahawig na kahawig niya ang kanyang mga magulang. She has brown hair, brown eyes, and light brown skin tulad ng mommy at daddy niya. How about these cute little babies? Baby A and Baby B. Sino kaya sa kanilang dalawa ang anak ng dalawang parents na nasa taas? Is it Baby A or Baby B? If your answer is Baby B, then you're correct. But bakit nga ba Baby B ang napili mong sagot? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Kaya naman, samahan nyo kami dito sa Filipino Science Hub upang talakayin ang topic na Heredity, Inheritance, and Variation for Grade 3 Science Biology in their second grading. Ako nga po pala si Kuya IMG, Ian Mhar Gabriel Aguila, the module creator for biology, at ako po ay isang BS Mathematics and Science teaching student from the University of the Philippines, Los Baños. Samahan niyo ako, mga bata, si Kuya IMG sa pagtalakay dito sa world ng genetics. But before that, kailangan muna nating malaman ang mga objectives ng ating topic. So una, we will define organisms, traits, offspring, reproduction, inheritance, and variation. Second, kailangan natin ma-differentiate kung ano nga ba ang inheritance and variation. And third, alam ko marami sa atin, lalo na sa inyo mga bata, ang may ilang mga misconceptions or maling paniniwala regarding sa topic na genetics and heredity. Kaya naman, atin yang tatalakayin mamaya. At panghuli at pang-apat, mag-a-analyze tayo ng iba't ibang inheritance and variation examples sa animals, humans, and plants. But before we formally start, syempre, kailangan muna nating matest kung may prior knowledge ba kayo mga bata dito sa topic natin. So, sa ating pre-test, tandaan lamang na maaari nyong i-pause yung video natin and mag-alat kayo ng 5 to 10 minutes or kung kaya nyo mas mabilis para answeran yung mga questions natin. So, take note, we have 10 questions and we will answer these questions later pa po sa end ng discussion. So, babasahin lang ni Kuya IMG yung mga tanong, okay? So, pwede na kayong kumuha ng mga papel and lapis ninyo para magsagot. So, pwede din kayong mag-screenshot kung masyadong mabilis. So, number one, Anna has the same type of ear as her mother. Both of them have free earlobes, which refers to ears that hang below to the point of attachment. Ito, point of attachment to the head. And what do you call this physical quality that both Anna and her mom have? A, similarity. B, trait. C, habit. D, trend. Okay, sagutan po natin. Or pwedeng screenshot nyo muna. Okay, dako na tayo sa second. What do you call the organism where the arrow points? Itong maliit na to. A, parent. B, ancestor. C, offspring. D, mother. Okay. Next. Don't worry, sasagutan natin lahat yan mamaya. Number three, what does the picture on the left represent? Is it inheritance or variation? Okay, sulat lang natin ang sagot. Ganon din ang tanong sa number 4. Ano ang pinapakita ng litrato? Inheritance or variation? And number 5, again, what does the picture below represent? Is it inheritance or variation? Cute naman ang mga dogs natin. And number 6, ganun po ulit, what does the picture below represent? Inheritance or variation? Ako, iba-iba yung kulay. Sige nga, tingnan natin kung maitatama nyo mamaya. Number 7, true or false? James has 3 sons. So we can expect that all the sons look like their father.
So, tama ba or mali? Okay, atin aalamin mamaya. And number 8, true or false po ulit, mga bata. Melvin has 5 siblings. We can expect that all of them will have exactly the same height as Melvin. Is it true or false? 9. If a mother gave birth to identical twins, katulad ng nasa litrato, which of the following is the least possible event that we can observe for this offspring? A. Both of them will have the same skin color. B. The babies will have the same sex. Kung female, female din. Kung male, male din daw. Letter C. They will have the same hair color. And letter D. They will have different height. And lastly, okay, listen. You planted seeds of corn at your backyard in different pots. These pots receive different levels of sun rays and water. After harvesting the corns, you observe that they have different sizes. And some of them have different colors from the others, like yung na pinapakita sa ating litrato. So what do you call these differences between the harvested corns? A. Inheritance. B. Trait. C. Variation. D. Uniformity. Okay? Ano kaya? So, don't worry kung hindi nyo agad masagutan. Pwedeng picturean nyo muna, screenshot. Tapos, habang may time kayo, ayan, before going sa next nating part, sagutan muna natin. Okay? Ayan, kung tapos na kayong magsagot, ay dadako na tayo sa next part ng ating discussion, which is the definition of terms. So, ito yung mga terms na magagamit natin at gagamitin natin throughout the discussion. So, una, organisms. They are the living things such as plants or animals. So, kung mapapansin natin, katulad ng nasa mga litrato sa gilid, like may animals tayo, may tao, and may halaman. So, take note, bakit may tao? Kasi tayo mga tao or humans ay part ng animal kingdom. So, take note of that, children. And next, what are the traits? So, traits are the physical qualities such as hair color, papansin nyo, eye color, and skin color, and marami pang iba. So, ito yung namamana or naipapasa. For example, ay kulot yung tatay ko. So, kulot din po ako. So, ibig sabihin, yung quality ng hair or yung trait ng pagiging curly hair or kulot, yun yung trait na napasa sa iyo ng daddy mo. Okay? So, take note of that. Next, ano naman po Kuya IMG yung offspring? So, mga bata, ito yung parang kayo, young of a person, animal or plant. So, ito yung product ng reproduction. And kayo yung, ito yung mga new organism produced by one or more parents. So, pwedeng dalawa yung magulang, pwedeng isa, like for example, sa mga halaman natin. Kasi minsan, kayang magpatubo ng halaman sa pamamagitan lang ng iisang parent plant. Okay? Next, reproduction. Process by which new individual or organisms or offspring are produced from their parents. So, bakit nga ba nandito tayo, kayo mga bata? So, nabuo kayo sa pamamagitan ng pag-reproduce ng parents ninyo. So, kayo yung offspring ng mommy and ng daddy, okay? And inheritance. So, yan, kung mapapansin nyo, ito yung ginamit nating litrato kanina dun sa tanong, sa pretest. So, feeling ko, masasagutan nyo na. So, inheritance ang tawag doon kasi these are the transmission of traits from generation to generation or from parents to offspring. So, kung mapapansin natin, yan. So, yung skin color nila from lolo to tatay to baby ay pare-pareho. So, yung trait na skin color ay naipasa or na-transmit from generation, from lolo to tatay to the bata or yung anak ng tatay. So, ang tawag doon ay inheritance. And next,
Ito naman, oh, nakita niyo din to kanina, no? Variation naman. Ito naman ay differences between organisms. So kung mapapansin natin, yung corn, iba-iba sila ng kulay, ng haba, ng laki. So variation ang tawag doon, yung pagkakaiba-iba. Kahit iisa lang yung species nila, pare-pareho silang mais. Katulad din ito, ito magkakapatid sila pero, di ba, iba-iba sila ng height, iba-iba sila ng form ng ngipin, may bungi, and then merong iba-iba din sila ng laki ng eyes. So, depende yon sa traits na napasa sa kanila ng parents nila, okay? So, may trivia lang si Kuya IMG or parang mini mnemonics. So, para hindi kayo malito, di ba, isa sa objective natin ay i-differentiate ang inheritance and ang variation. So, inheritance, we can see that the letter I forms a straight line. Ibig sabihin, there is a direct flow of trait. So, from mother to the daughter or son. So, straight line, direct flow, transmission of traits. That's the inheritance, okay? Samantala, variation, when we look at the letter V and we flip it vertically, mangyayari ay it forms a parang divergent line. So from the mother cat to the offspring. So mapapansin natin magkaiba yung itsura kasi yung traits, magkaiba yung napasa niyang traits. Baka mas maraming itim dito sa baby na to. Tapos mas marami namang stripe dito sa baby na to. So nagda-diverge, nagva-variate, or nag-iiba, nagkakaroon ng differences. That's what we call the variation. The differences, okay, differences, nag-iiba, magkaiba sila, differences of organisms. So yun lang ha, inheritance, straight line, direct flow, direct transmission, variation, pag binilagtad yung letter V, magiging ganito, diverges, differences. Okay. So yan. Dahil tapos na tayo sa definition of terms, now we will go to the addressing of misconceptions. And I know most of you students ay hindi maiiwasan na, ay sabi po ni ganito, ganyan. So there are a lot of fake news. Be aware mga bata. So we should address them para kapag nag-share na kayo ng mga topics or ng mga ideas ninyo sa other children, ay tama na, okay? Tingnan natin kung ano yung ilan sa mga common misconceptions natin. Misconception number one, traits can be passed down from only one parent. For example, sa tatay lang daw. Ang laging sinasabi, sa tatay mo talaga ikaw nagmana. O diba, yung mga nanay natin. Pero mali po yun. Ang tama ay, o ang totoo ay, most traits are passed down from both parents. So mapapansin natin sa picture. So halimbawa, ikaw ay isang anak ng tatay at nanay mo. Hindi maaaring lahat-lahat ng mga traits mo, buhok, kulay ng mata, kulay ng balat, tangkad, lahat makukuha mo yun sa tatay mo. No, yun ay mix ng traits ng nanay at ng tatay nyo. Okay, take note of that. Kaya nga, di ba, na-reproduce kayo dahil sa pamamagitan ng reproduction, fusion ng parehong traits ng parents. And then, misconception. But before that, aba, may fun fact pala tayo before we go to the misconception number two. Fun fact, traits can sometimes skip generations. That's why you could be the only one in your family with a nose like your grandfather. So kung mapapansin ninyo dito, medyo hawig sila ng nose. Sabihin ay, bakit si Lolo sobrang tangkad? Tapos yung parents ko hindi naman ganun. So baka namana mo doon sa lolo mo. So nag-skip ng generation. Nawala sa parents mo yung trait na matangkad. Napasa sa'yo from your lolo to sa'yo. And another example of this is yung albinism po natin na tinatawag. So makikita natin mga bata, yung picture ni baby boy dito, sobrang puti niya. So ang tawag dyan ay albinism. So take note na ito ay napapasa, natatransmit na gene. So kapag nakakita tayo ha, mga bata ng ganitong classmate, for example, may classmate tayo na ganito, huwag natin pagtatawanan kasi ito ay natural occurrence lang. Ibig sabihin na ipasa lang to sa kanila.
So it ibig sabihin normal pa rin silang mga bata, nagkataon lang na ang trait na nakuha nila ay albinism or yung pagiging sobrang puti. Ayun ha. Okay, take note of that. And our misconception number two, offspring look just like their parents. Like kamukha daw talaga. So hindi like yung parang copycat, parang ganong copy, hindi po. Medyo, pero not exactly. Talagang hindi talaga naman yung parang kinopya talaga. Offspring look similar to but not exactly like their parents. Diba? Kasi nga, mix nga, diba? So, magkakaroon ng pagkakaiba pa rin yan. Pero, syempre, yung hawig. Kumbaga, yun yung term, no? Hawig ka ni mami, hawig ka ni daddy, ganun. Pero, hindi yung talagang magkamukha kayo ni mami or ni daddy. And next, misconception number three, siblings will have the same traits. Halimbawa, magkakamukha kayong lahat ng mga kapatid mo. Mali po yun. Kasi different individuals can have different traits. Magkakapatid kayo, pero magkakaroon kayo ng pagkakaiba-iba like sa tangkad, sa tangos ng ilong. Pero, take note ha mga bata, may exception. Siyempre may makikita tayo mga classmate na kambal. So ito yung exemption natin, yung identical twins or yung mga twins na pareho ng sex. For example, boy and boy or girl and girl. So pareho sila ng physical traits but okay, kung pareho man yung kanilang mata, ilong, labi, kulay ng buhok, like pareho talaga kasi identical nga eh. So, copy talaga. Pero, yung personality nila, I can still be completely different. Again ha, walang tao na pareho ng personality ng isa pang tao, kahit pakambal sila. So, pwedeng itong nakasmile na to na red eye, mahiyain. Tapos, ito namang naka-black na glasses ay sobrang bibo, ganon. Magkakaroon pa rin ng different personality ang mga kambal. And next, number four, variation of traits among individuals may provide disadvantages and problems in surviving. So, mahihirapan daw kasi iba-iba. Pero ang totoo, mga bata, variation of traits ay magiging helpful pa nga and it will provide advantages sa survival ng mga individuals. For example, okay, di ba variation sa mga kulay? Halimbawa, ganun. So, may game si Kuya IMG. Check nyo nga yung mga pictures sa baba, yung tatlong pictures. Can you find butterfly on the first picture? Okay. How about the frog on the second picture? And last, how about the owl on the third picture? Kung nahanap nyo or kung nahirapan kayo maghanap, ibig sabihin advantage nila yan, nakakapag-camouflage sila. These are the traits na naipas sa kanila ng parents nila in order to survive. So iba-iba sila ng traits, so there are variation and this variation provide them an advantage lalo na sa wild, sa mga gubat. Okay? And next, traits are not influenced by the environment, sabi nila. Pero ang truth mga bata ay some of the traits are influenced by the environment. For example, yung pagiging matangkad. So, pag gusto mo maging matangkad, mag-exercise ka. Nababanat din kasi minsan ang ating katawan. Or matulog ng sapat at kumain ng masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng mas magiging malusog ka, mas magiging may chance ka pang tumangkad. So, di ba kaya nga may mga supplements like na iniinom. Okay, pampatangkad. So, ibig sabihin, hindi porket pinanganak ka na ganyan ka, ka-size or kapayat or katangkad, ganyan ka na. Mababago pa yan throughout time and because of our environment na kinabibilangan natin. And misconception number six, if someone has a low IQ at birth, hindi na daw sila pwedeng mas tumalino pa sa future. For example, mahina ka sa math or nahihirapan ka sa math ngayong grade 3. So, wala ka ng chance na gumaling pa sa math pag high school na or college. Mali po. Bakit? Kasi, intelligence is not purely heritable. Hindi naman namamana talaga lahat yan. Diba sabi, ay, mana talaga to sa mama niya kasi matalino. Pero, kapag sinamahan natin ng sipag, katulad niya, nanonood kayo, na nag
tinatry nyo na mag-consult sa iba't ibang references, kumakain kayo ng tama, nagpa-practice kayo sa math, puro kayo practice araw-araw ng problem solving, mahahasa at mahahasa ang inyong skills. And it will cause you na para mas tumalino pa. So, hindi po ibig sabihin na, medyo mahina po ako sa math ngayon, hindi na ako gagaling. Gagaling at gagaling ka pa. Tanda ko nga, medyo mahina din si Kuya IMG sa math, pero aral lang ng aral. At makukuha niyo din yung A+ na grade. Okay? And dahil tapos na tayo, so may tanong si Kuya IMG. So, do you know other misconceptions, mga bata? So, kung meron kayong alam na parang or naguguluhan kayo, feel free to message us on our social media sites. And maybe we can address your misconceptions and tell you the truth behind it. Okay? So, ayan, dako na tayo sa next part ng ating discussion, which is the discussion proper na. So, unahin natin yung animal inheritance and variation. So, for this, one of our main example of the animal inheritance is the animal breeding. So, ito yung process ng pagproduce ng mga offspring with desirable traits. So, makikita natin ito, ang mga example nito ay sa aso. Diba? Nagbe-breed kayo ng aso. Kasi gusto nyo yung cute, yung fluffy, or kaya gusto nyo mix ng traits ng ganon. Kasi same species naman sila. And then, pwede din sa horse breeds. O, diba? Yung mga sa mga kabayo, binibreed nila yun para mahanap nila kung ano bang trait yung maipapasa nila na pampabilis, panglakas ng stamina sa karera. Okay. So, may game si Kuya IMG dahil nga nabanggit natin yung animal inheritance. So, guess that animal. Sige. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. So, kung ang guess nyo ay horse, tama kaya kayo? Nagkakamali kayo. And I still horse. Ayan. Pero, take note mga bata, hindi yan posible. Mali yan. Fake. Mamaya, i-discuss ko yung IMG kung bakit fake. About this, sige nga, galingan natin. 5, 4, 3, 2, and 1. Kung ang sagot niya yung lion, tingnan nga natin, lion ba? Hamster. So, hamster lion. So, totoo ba yan, Kuya IMG? Mali. Naku, fake din. So, bakit kaya fake? Kasi, magkaiba po sila ng species. Ang kanina, di ba, ang kanina ay, ano ba yung kanina? Balikan natin. Ang kanina ay sea lion at horse. Eh, di ba, magkaiba naman silang hayop. Katulad nitong hamster at saka ng lion, magkaiba silang hayop. So, hindi sila pwedeng mag-reproduce. Kasi, they are different species. Kailangan, para makabuo ng offspring na hindi sterile or yung mabubuhay, kailangan same species, parang tao sa tao, di ba? Pwede ba yung tao sa lion? May mabubuo ba? Wala. So, kailangan same species po, okay? So, fake po yung mga yan. Take note ha, fake. How about this one? Guess that animal. Paano pag pinagsama natin ang horse at ang donkey? Okay, can someone determine? So the answer will be tanan, mule. So mule ang tamang sagot. Pwede po. So Kuya IMG, bakit kaya sila nakapag-reproduce ng ganyan? Eh iba naman silang hayop. They are cousins po. So talagang yung kanilang genetic makeup ay almost the same. And they can really produce an offspring. But take note, hindi yan perfect na offspring. Kasi nga, different species sila. So, itong mule natin, kaya nga kakaiba siya, may katigasan ng ulo. So, may ilang mga, alam niyo, parang mga hindi magandang dulot din sa kanilang offspring. Kasi itong mga mule ay matitigas ang ulo. Mas mahirap pasunurin compared sa horse at sa donkey. Okay? So, mapapansin nyo, yung muzzle niya parang katulad sa horse. Yung ears sa donkey naman. So, it's a mix of traits, okay? But, let we go to the animal variation naman. Kung kanina, inheritance and variation. So, same species.
elephant, okay? Makikita nyo sa sa kabilang side, African elephant, sa kabila, Asian elephant. But though they are both elephants, they are not the same in terms of physical attributes. The African elephant has larger ears. Ang laki. And mapapansin nyo, shape siya ng Africa. Nakita nyo na ba yung mapa natin? Parang ganyan yung shape ng Africa. And then both male, lalaki at babae, ay may tusk. Yung kulay white na parang matigas na bagay sa kanilang nguso. But the Asian elephant, or sa atin, sa Asia, ay may smaller and round ears. And lalaki lang po ang may tusk. So makita natin sa picture, walang tusk. So maybe we can conclude na babae yung Asian elephant natin sa picture. So take note of that. Kahit same species pa kayo, there will always be a variation. Okay? So that's it for the animal inheritance. Now we will go to the human inheritance and variation. So for the human inheritance and variation, our example will be the tongue rolling. So hereditary po yung ating tongue rolling na yan. So okay nga, try nyo nga. Kasi si Kuya ING, hindi yan kaya. So again, this trait is heredited from the parents. So for example, hindi mo talaga kayang mag-tongue roll. Ibig sabihin, wala kang trait na tongue rolling. Okay? Naipapasa po yan. Hindi yan napapractice. Okay? So that's an example of human inheritance. And on the other hand, we will go to the human variation naman. So, kung kanina, pasahan ng traits, tongue rolling, or kaya, for example, skin color, nabanggit natin sa previous kanina, meron din human variation. So, an example of this are the races. So, these are the physical traits of humans around the world. So, take note, iba ang ethnicity sa races. So, ang ethnicity, it's cultural. So, kung ano yung mga kultura ng bawat lugar. Ang races naman po ay physical traits. Makikita natin iba-iba yung kulay. May kayumanggi, may morena, may maputi. Sa buhok naman may kulot, may straight, may blunt. So that's are the physical traits of humans all around the world. So take note na may pagkakaiba-iba talaga tayo dito sa mundo ang ating kinagagalon. Pero our variation makes us completely extraordinary. Kasi, diba, talaga namang masasabak tayo sa iba't ibang uri ng tao. Kaya, kayo, grade 3 pa lang kayo, take note of this. Alam ko, marami sa inyo ang makakakilala pa ng iba't ibang tao at iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar. So, inote natin yan, ang human variation. And, now we will go to the plant inheritance and variation. So, for this, may kasabihan si Kuya IMG. Kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. At ang sabi nila, ang mangga ay hindi maaring mamunga ng santol. At tama naman talaga yun. Bakit nga ba hindi pwede? Kasi again, they are different species. Kasi ang mangga, ang mamubunga niya ay of course, mangga rin. Di ba? Nakakapanlaway naman, mga bata, ang mangga. Sino sa inyo nangangain ng foods, na ay fruits, rather? So, kailangan. Mahilig kayong kumain para yung nutrients. So, plant inheritance. So, again, you cannot pass traits from different species, lalo na sa plants din. Okay? So, now we will go to the plant variation. So, as you can see, ano kaya ang pagkakaiba nila? Kulay, laki, pwedeng yung different spots, okay, yung formation, lahat yan, plant variation. So, hindi porkat same species, katulad dun sa elephant natin kanina, di ba? Pareho silang elephant, pero magkaiba sila ng sizes. O, parang ganyan din. And mostly, parang pinaka-visible ngayon sa plants natin ay yung kulay. Pareho silang apple, pero may green at may red. Parehong gumamela, pero may pink, may yellow, may white. At ito, bell pepper, nasa pitis natin kanina. May green, may yellow, may red. And of course, yung rose, may red, may white. And marami pang iba't ibang kulay yan. So, ang tawag dyan ay plant variation. Pagkakaiba-iba. Okay. Ngayon, dadako naman tayo sa challenge questions. And I hope na marami kayo natutunan doon sa ating discussion proper. And now,
Test naman ni Kuya IMG kung may natutunan ba talaga kayo. So, first question sa ating challenge question. If we take into consideration the concept of inheritance, if Mr. Krabs, okay, alam ko nanonood kayo ng SpongeBob, is Mr. Krabs the real biological father of Bert? Kung siya daw ba ang totoong tatay? Why or why not? Mamaya, sasagutin natin yan, ha? Okay, ito'y pahapyo lang, babasahin lang ni Kuya Ayot. Okay, or pwede nyo ding sagutan, okay? Second, the kittens in the picture look somehow different from their mother cat. Why is this so? Okay, again, you may get your paper and pencil, and you may pause the video. Okay, but we will answer all of these later. Next, why does the puppy in the photo below look so similar to both of its parents? Bakit nga kaya? Ang cute-cute pa naman niya. And last, Anna and Elsa are sisters, and we all know that. But they don't look alike. Di sila magkamukha. How can they be sisters but have variations in their appearance? Okay? Again, get your paper and pencil and try to... okay, I will flash again the screen for question number one. You may pause and answer first and look back to our answer. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Second question. I hope you screen capture this. 5, 4, 3, 2, 1. And third. 5, 4, 3, 2, 1. Screen capture nyo lang para may time kayo mag-answer. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, ayan. I hope na nasagutan nyo na before going to this part. So, here are the answers for our challenge questions. So, first question. If we take into consideration the concept of inheritance, is Mr. Krabs the real biological father of Pearl? Why or why not? The answer is no, hindi po. Again, paulit-ulit tayo, pag different species po, it is not possible to reproduce or form an offspring. So the answer is no. Bakit? Because they belong to different species. Anong species si Dr. Krabs? Ay, Mr. Krabs rather. Of course, crab. Si Pearl naman ay whale. Posible ba yun? Ang laki-laki ng whale, tapos ang liit-liit ng crab. So, hindi po. And, second question. The kittens in the picture look somehow different from their mother cat. Why is this so? So, the answer is that the kittens are a mix of traits and characteristics of both parents. And malay natin, yung orange, di ba? Pero may orange din si mommy cat, o di ba? Baka mas marami yung tatay nila ay mas maraming orange, di ba? Na kulay. So baka na ipasa naman yun ng daddy niya, ng daddy cat. And take note, grade 3 students, every offspring is a blend of their two parents. Ayun, sinabi na nga din ni Kuya IMG. Kaya iba-iba sila, may variation. Hindi sila copy-copy talaga ng mami nila, okay? And third, why does the puppy in the photo below look so similar to both of its parents? So the answer ay, the parents' traits have been passed to the puppy. And take note, same species, di ba? And same breed yung ano natin, dog. So talagang maipapasa nila yung mga similar traits nila sa kanilang puppy. Kaya kamukhang pamukha nila. Pero again, hindi nila talagang 100%, ha? Yun yung ninote natin kanina, hindi pwedeng magkamukha talaga ang parents at ang offspring. Kahawig talaga lang nila kasi nga same breed and same species, okay? And last, Anna and Elsa are sisters but they don't look alike. How can they be sisters but have variations in their appearance? So the answer is, each child inherits different genes from their parents. So baka yung buhok ni Anna nakuha niya sa daddy niya or sa mami niya or a mix. Tapos, yung skin color, ganon. So, due to the differences in their genes, there will be no precisely same offspring unless kambal sila. So, yun yung exception natin kanina. Okay? So, that's all for our challenge question answers. And now, we will proceed through
to the post-test and we will check if you really understand our topic, okay? So, kuhanin na natin yung mga sinagutan natin kanina, mga bata, okay? So, kuhanin na natin and we will now check. So, yan. Anna has the same type of ear as her mother. So, both of them have three ear lobes, which refers to ears that hang below to the point of attachment to the head. What do you call this physical quality that both Ada and her mom have? So, ang answer po natin dito ay 3. Bakit? Kasi since having a free earlobe is a physical characteristic, di ba? Ang ninunote natin, ang physical characteristic, ang tawag ay trait. Okay. So, meron po tayong ano, yung iba, yung earlobe nila nakahang, yung iba naman nakadikit. So, ang naipasa ng mama ni Anna sa kanya ay yung trait na nakahang ang earlobe. Next. Anong tawag doon sa maliit na yon? Ang tawag ay offspring. So, the small one, which the arrow is pointing to, is what we call the offspring or the son or daughter man yan nung mommy na may hawak sa kanya. Okay? Next. Ano to? Inheritance or variation? The answer is inheritance. Since we can see that there are traits that has been passed through generations from the lolo to tatay to the baby boy. Okay? And next, how about this one? This is variation. Since the kittens have differences in their fur color, in their stripes, ganyan. So, these differences makes them have this variation. Okay? How about this one? Of course, variation. Then, katulad din ng kitten. So, we can see that the puppies have differences in terms of size. May maliit, may fur color na iba, may different ear size, merong mahaba talaga yung fur, may medyo kulot. So, these are all variation. And next, ito, kitang-kita din variation. Magkakaiba kasi sila. Yung plants natin or yung bell pepper natin have differences in colors. So, therefore, it is a type of variation. Plant variation. And number 7, true or false, James has 3 sons. We can expect that all the sons look like their father. So, ito po ay mali. Take note that offspring look similar to, but not exactly like their parents. So, hindi pwedeng kamukhang-kamukha ni James ang kanyang mga anak. Okay. Kasi may nanay pa. Take note, yung traits ng nanay ipapasa din doon sa tatlong sons. Next, true or false, Melvin has 5 siblings. We can expect that all of them will have exactly the same height as Melvin. False din po. So, different individuals can have different traits. And some exceptions naman natin ay, again, ulit-ulit tayo dito. So, dapat matandaan nyo, ay ang identical twins natin. So, tingnan nyo din yung mga kapatid nyo. Kamukha ko ba si ate? Kamukha ko ba si kuya? Habot si bunso? Kamukha ko ba? Or kung may kambal kayo, magkamukha ba talaga kami? Okay, you can check or verify that. And 9, if a mother gave birth to identical twins, which of the following is the least possible or pinaka hindi mangyayari that we can observe for this offspring? So the answer will be, they will have different height. Bakit? Kasi nga, ang identical twin natin ay sa letter A, halos same skin dapat. And ito talaga yung dapat talaga makita, yung letter B. They should be of the same sex. Male, kung male yung isa. Female, kung female din yung isa. And most of them will have the same color, hair color. Okay. So, ang pinaka hindi mangyayari, yung height. Kasi halos magkakasintangkad ang mga identical twins. And lastly, you planted seeds of corn at your backyard in different pots. These pots receive different levels of sun rays and water. So, after harvesting the corns, you observe that they have different sizes and some of them have different colors from the others. That's what the picture is showing to us. What do you call these differences between the harvested corn? So it is very much easy kasi nabanggit na din natin kanina, these are called variation since they have differences in terms of size, color, and appearance. So that's it. We have covered all of our topics for today's video and I hope that you have learned a lot. So to wrap these things up, we have defined the organisms, traits, offspring, reproduction, inheritance, and variation. And we have differentiated the inheritance and variation.
And naalaman din natin kung ano nga ba ang mga misconceptions ninyo about sa heredity. And lastly, we discussed the different inheritances and variations in animals, humans, and plants. And of course, syempre, may iiwan si Kuya IMG sa inyo in order for you children to further enhance your knowledge about this topic. So we have these assessments. So nag-provide si Kuya IMG ng assessments and your teacher will provide the worksheets for you. Okay, so iba-iba yan. May traits mixing, double in, investigating the inheritance, familiarizing the heritable traits of the family guy, the genetics puzzle, detective gene, which is a story, and I hope that you're excited for this, the heredity cards, which includes mnemonics and such, and trick or treat. So it is a combination of videos, assessments, worksheets, and I do hope that you really take note of this, answer all of these, para ma-supplement yung knowledge ninyo. And that's it. These are my references if you want to visit this or for the study. And that's all. Thank you for listening. And don't hesitate to message us on our social media sites at PhilSciHub on our website, Facebook page, PhilSciHubTP on our YouTube, and at PhilSciHub on our Twitter, Instagram, and TikTok. Alam ko, marami kayong mga sa inyo, may mga TikTok na. So, just visit us and message on our social media sites. Okay? That's all. And thank you again. This is Kuya IMG and this is Filipino Science Hub. Have a good day.